Magandang umaga sa inyo lahat. So, ito uli ako, no? Kasi last day ng, of course, mentioned to sa isang video. Then, kailangan mag-transition para mamaya-maya makatulog ako. Madaling araw ngayon, Manila time. Okay? So, actually, matagal na ito eh. Kaya lang, tinatamad akong gawin eh. Kasi marami nang ganito sa video, no? Na iba, I think, meron nung ginawa itong luma na kaya hindi maalala, hindi makikita eh. Pero anyway, since wala akong ginagawa, gagawin ko siya ngayon, no? May nag-request kasi way back, no? Sabi na, sir, sa practical shooting, napuna namin, pagka nagre-reload kayo, no? Or nag-change mag kayo, drop kayo ng drop. Paano yun kung sa, bibili ako ng baril, eh, dalawa lang magazine ko sa bahay. Paano yun pag sa napainkwento ako, or minsan tatlo lang magazine ko. Ganun din ba? Sabi niya, paano pag real life scenario? So ngayon, naalala ko, ano, yung mga years, many years back, sa mga training, no? At saka sa mga matches, mga defensive matches, okay? Meron talaga mga nire-require, no? May mga tamang pag change mag or pag reload ng baril mo. No? Pag sinabi natin reload ng baril, hindi yung reload na bala. Okay, ibig sabihin, magre-reload ka ng magazine or mag-change mag ka. Alright? So, ito yung naalala ko based doon sa mga past trainings. So, pwedeng may mamiss ako, so correct me if I'm wrong. Okay? Lagay nyo lang sa message. Okay lang yan. Alam nyo naman, dapat tayo lahat, o laging, ano, no, willing matuto. So, kung may nakalimutan ako, correct me, or dagdag nyo, and then, matututo din ako ulit. Okay? Pwedeng nakalimutan ko na, eh, di ba? Pwedeng alam ko yan dati. Okay. Since ang pinag-uusapan sa real life scenario, ang gamit kong holster ngayon is inside waistband. Okay? Pati yung ating mag pouch, hindi yung ating competition rig sa practical shooting. Okay. So, unang-una, discuss natin. Ano ba yung mga known na reloads na ginagawa natin? Yung quick reload or emergency reload, no? Yung tawag na iba. Or tawag pala ni Vice, quick reload or emergency reload, no? Okay. So, yun yung nagda-drop tayo ng magazine. Okay? Pero normally, ginagawa lang yun sa defensive scenario pag wala ka ng laman. Ano yung mga scenario na yun? Okay? So, kuha tayong baril. Check muna natin. Walang magazine. Walang chamber load. Alright? Visual. Okay, visual inspection, wala, no? Malinis. Alright? Ngayon natin. So tayo, empty magazines, no? Na-check ko na ito kanina. Walang laman, meron akong may laman, but this is, or these are dummy rounds. Alright? So, paano ba yung emergency reload? So, sa emergency reload, dinadrop natin yung magazine. Yeah. Cementado ito, masyadong maingay, madaling araw na. Po tayo na, mababagsakan ang ating magazine. Okay? So, halimbawa, di ba? Emergency reload. Mutok ako, bam, 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 nag-slide lock, di ba? Nag-slide lock, wala nang laman. Alright? Drop. Tignan nyo, habang din nag-drop ko, kumukuha ako ng fresh magazine. Tignan nyo yung position lagi, no? Ito yung dulo ng barrel. Ay, yung barrel. Yung bala. Nandito yung hinto toro. Nakalagay yan dyan. I prefer tatouch nyo. Kasi minsan, pag along the way, baka pwedeng malaglag yan. Yung isang round na yun, kung saan bumabangga, pag lala, tensyonado ka na. Okay? Tapos kumapupanan nyo, anong ginawa ko? Ulitin natin, ha? Pero basically, yung principle, no? Laglag ka ng magazine, fresh mag, release, ready to fire. Okay? Ulitin natin, ha? Nilagay natin yung dummy. Okay? Kasi meron akong nakalimutan i-emphasize eh. So, ulitin natin. Okay? So, pumuputo pa. Bam, 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 bam. Somewhere along the line, nag-slide lock. Ganyan yung position mo, di ba? Lalapit mo ng konti. Ito yung galawan mo. Tapos yung retention, no? Habang nag-aanyan, tapos dapat mabilis lang yan. So, habang nire-release mo to, kumukuha ka, di ba?
Tapos, bilis mag, uy, nipit, balik, or lagay ng bago, mabilis. Okay? Ulitin natin, ha? Okay. Sige. Oh. Kung gusto ka, mag-slide lock tayo. Okay. Isa na yun. Okay, empty ha. Dina-double check ko. Ganun ako lagi. Dina-double check ko once in a while, no? Kahit na alam ko na wala. Double checking. Oh, muputok. Lapit ng konti. Pasa retention. Take note, habang ginagawa mo to, ito, nasa harap mo lang. Tapos yung mata mo, gumagana pa rin. Okay? Tapos kailangan mong gawin to. Pag emergency ito, mabilis na mabilis. Ready to fire ka na agad. Okay? Tapos yung mata mo hindi nawawala kasi anytime meron kang kalaban. So sa defensive scenario, ang mindset lagi, meron kang kalaban. Alright? And by the way, sa defensive scenario, hindi mo gagawin ito na nakatayo, kasap yung kalaban. Lagi kang hanap ng cover. Okay? Lagi may cover. O kaya kung magre-reload ka man, ng emergency, tumatakbo ka. Kung naubusan ka na ng bala, takbo. Kaya mabilisan yan. Tapos, di ba, habang ginagawa mo yan, eh, it's either naka-cover car, tumatakbo ka nung papuntang cover habang ginagawa mo yan. Alright? Take note, ha? Nagda-drop ka kasi wala ka ng bala. Okay. Ibang case naman pag may bala ka pa. Okay? Principle na dapat yung tandaan, hindi tayo naglalaglag ng magazine na may bala. Alright? Never ever drop a magazine that is not empty. Although sa iba nga, nire-retrain pa rin to. Pero sa atin, defensive, real life, anong pakialam mo dyan? Wala nang gamit sa'yo yan. Tsaka mo nadamputin yan pag nabuhay ka at nakasurvive ka sa gunfight. Di ba? Ah, intindihin mo pa yan, di ba? Ang pinaka-importante sa lahat pag nasa gunfight ka, kung nakipagbari lang ka, may kwento. Yung baril mo, loaded. Alright? Ah, sige. Ano naman yung sumunod? Sabi ko, di ba, iba-ibang klase. Meron tinatawag na reload with retention. Ano naman yun? Of course, so self-explanatory, reload. Magpapalit ka ng magazine or magre-reload ka ng bala sa baril mo. Tapos, retention. Ibig sabihin, merong retention. So, ginagamit yun pag meron ka pang bala. Let's say, nagkaroon ng putukan. Bam, 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 bam. Meron kang pagkakataon. At hindi ka, you're uncertain, ano pa yung, pwedeng may kalaban pa, pwedeng madami, pwedeng konti. What's the safest thing to do? Kailangan siguraduhin mo na yung baril mo is fully loaded. Para mangyari yon, kailangan palit ka ng magazine na fresh. Alright? Let's say, pumunto ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, egg lock to, 17. So may 10 rounds ka pa. E paano kung yung parating mas marami? At may pagkakataon ka naman. So, anong gagawin mo? Carefully, habang inoobserbahan mo, may pagkakataon ka, release mo, ito, nakatuto. Take note, ha? Nakita nyo, nilalapit ko, kada magre-release ako, drop, nakatas ready to fire yan, ha? Anytime, nakatuto ko yan. Okay? Lagay sa bulsa, o kaya, iba kung meron kang spare na mag pouch, suksok mo muna doon. Okay? Kasi pwede mong gamitin yon at pwede makapagsalba ng buhay mo later on. Kuha ka ng fresh mag, lagay, balik sa posisyon. Okay? Tingin sa mga horizon, kung may kalaban na wala, then you move forward kung saan ka papunta. Okay? Or atras ka, kung atras ka. Mahalaga, laman, puno, puno yung baril mo. Okay? So, kung kanina, nagamit mo na pito, meron ka 10 na natitira sa magazine mo, meron ka, tapos naglagay ka ng magazine, 17, meron ka 18. Oh, so ready ka na uli makipagbakbakan. Alright? Oh, ulit ha? Ulit. Ano uli yun? Reload with retention. Bam, 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 bam! Kuha ng magazine. Ready to fire ka. Lagay sa bulsa. Kuha ng fresh mag. Ready na uli. Puno na uli. Alright? Oh. Ay, thank you sa nag-request. Matagal ko na hindi ginagawa ito eh. Okay? Oh, ulit. 1, 2, 3,
Boom, 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 boom. Release mag. Lagay sa bulsa. Press mag. Balik. Okay? Oh, take note, ha? Putok, putok, putok. Release. Ito, nasa harap ko lang lagi. Atas na doon. Okay, kuha. Boom. Oh, ulit-ulit ako, ha? Yan yung reload bit retention. Okay. Pasensya na, bagal ako, ha? Hindi ko na ginagawa ito ng matagal. Okay, ano pa yung isang type na ang reload? Alright? Meron pa isa. Okay? So, halimbawa naman, eto na. Pumuputo ka, bam, 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 bam. Hindi mo alam kung ano pang parating. May ingay pa sa ibang parte ng lugar ng engagement. May pumuputo pa. Ngayon, hindi mo alam kung ilan yung parating sa'yo. Parang ganun sa'yo, same scenario. Kaya lang this time, mas uncertain ka. Hindi mo, kumbaga, hindi pa tahimik. Kanina, ready ka lang eh, di ba? Ngayon, alam mong hot pa. Pero kailangan mo na ng bala. Kasi baka maubusan ka in the middle of a firefight. Meron tinatawag na tactical reload. So, tactical reload, pumuto ka. Bam, 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 bam. Di ba? Kung ilan man ang pinutok mo, kung nabilang mo, hindi, lapit mo sa'yo, ready pa rin to fire. Yung iba, ganito ang ginagawa ko, I wouldn't recommend. Yung muscle, dapat laging downrange. Okay? Tsaka nakatutok sa harap. May kalaban, kalabit ka lang. And take note, habang ginagawa mo to, loaded ka pa rin. Okay, anong gagawin mo? Kuha ka ng fresh magazine. Ito, nakapwesto na. Okay, o yung iba, nakaganyan pa rin eh. Pag hawak na gano'n sa fresh magazine, tsaka lang ipapwesto na pa gano'n, ano? Lalapit ng konti. Release ng magazine, salpak agad, tapos ito isang magazine, balik sa pouch. Ready ka na ulit. Okay? Kung mapupunan nyo, yung isa parang mas mabagal. Pero sabi nung iba, mas efficient daw. Pero para sa akin, mas okay itong tactical reload. Alright? Haputok, ulitin ko ha. Bam, 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 bam. Kuha ng magazine. Nakaready ka pa rin anytime. Pag may kalaban, boom, boom, putukan mo lang. Magsasalubong yung magazine mong ganun. Release mo to. Balik agad. Ito, tago. Okay? Yung iba, sinasabi, para hindi ka mataranta, tignan mo. Kasi minsan nalalaglag eh. Ako, I would say, kabisaduhin yung equipment nyo. Di ba? So, pumuto ka. Bam, 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 bam. Oh, yung ang bilis eh, nakatutok ka na, ready to fire ka na, kumpleto na ulit. Oh, okay? So, review. Emergency, reload. Ibig sabihin, yun yung pinaliwanag ko nina, nag-slide lock ka, no? Okay, anyway, that's, ano, no? Yung dummy round, slide lock. Okay, assume lang natin, no? Okay, nag-slide lock ka, drop magazine, ready. Alright? With the retention, bam, 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 bam. Ay, sorry, mali. Tactical lang gagawin ko, sanay eh. Oh, bam, 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 bam. Kuha to, lagay muna sa pouch or sa bulsa, fresh magazine. Tactical reload, bam, 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 bam. Kuha ng magazine, palit agad. Ready to fire ulit. Ready rock and roll. Okay? So, I hope nakatulong ako, no? So, sa real life scenario, actually, yung principle, ano lang eh, simple lang eh. Huwag ka magtatapon ng magazine na may bala. Because, pwedeng makapagsalba ng buhay mo yun. Kahit dalawa round, o isang round na natitira, pwede makapagsalba ng buhay mo. Na-imagine mo na ba yun? Sa competition, nangyari na yun sa akin. I had to mitigate a problem. Karoon ako ng fail to feed. Okay? Fail to feed. Ang ginawa ko, since pag competition kasi, ang magazine ko laging bit-bit, lima. Okay? Lima. Eh, nasa long course ako. Ang gamit ko na naalala ko is ano pa, standard. Caliber 40, standard. Standard division. Bam, bam, bam. Nagkaroon akong jam. Tinapong ko eh. Isang putok pa lang. Bam.
Tapo na, nagmamadali ka, nag-mitigate ako, bam, bam, bam. Kuha akong fresh magazine, kung. Tapos putok ako, bam, bam, bam. Yung pala, habang tumatakbo ako, nalaglag yung isang magazine. Anong nangyari? Pag-change mag ko, in short, pagdating ko sa dulo, naubusan ako. Tapos, naalala ko na, oops, nagkaroon akong problema, nalaglag isang magazine. Alam niyo, ang ginawa ko pa, humakbang pa ako ng, I think, apat na hakbang, kinapa ako pa, dinampot ko pa yung magazine ko na nilaglag ko. Tapos, tsaka ako ginamit. Imagine ninyo yung sayang sa oras na yon. Kaya lang kasi, I mean, gusto ko na lang matapos yung laro. Alam ko, nung time na maubusan ako ng magazine sa bewang, maubusan ako ng bala, tapos na. Hindi na ako mananalo kasi, meron pa akong dalawang target na hindi na puputukan. Pag hindi ko pinutukan yon, may penalty ako, may procedural error ako. Kasi hindi ko pinutukan yon eh. Di ba? Imagine niyo kung yung real life yun. Andyan sa harap mo, yung dalawang assailant o yung bad guys, o yung kalaban mo, pinuputukan ka. Tapos wala ka ng bala. Deads ka na. Okay? So, wag mag-drop ng magazine, no, sa real life scenario ng magazine na may bala. Okay? Pwedeng isalba nun yung buhay mo. Tsaka hindi wise, di ba? Lalo sa Pilipinas, ang pwede mo lang bitbitin nila, 50 rounds. Di ba? Sa PTC. Oh, 50 rounds. Eh kung medyo marami-rami yung kailangan mong paggamitan ng baril mo, tapos, alam mo na, pagka medyo ninenervyos, sumasabit-sabit, tapos may tinatawag tayong covering fire, di ba? When you move from one cover to another, by principle, meron kang covering fire. So, yung 50 rounds mo, baka sandali lang ang buhay nun sa real life scenario. Okay? Pagka, ano yun ha, yung nagbabari lang kayo with cover. Pero pagka mga biglaan lang, ilang putok lang, okay na yun. Okay? Pero pagka medyo mahaba-haba, and you need to move from one cover to another, may covering fire, kung wala ka ng ibang choice kung hindi mag-engage, di ba? You do whatever you can to survive. So, habang umaatras ka, may covering fire. Habang gumagalaw ka, may covering fire. No? So, kailangan mo ng mga bala. Alright? Sana nakatulong sa inyo and sana may apply nyo. In case, wag naman sana. No? But in case, kailangan yung gamitin ang inyong baril, sana matanda niyo yung sinabi ko. Okay? Salamat nga pala sa mga nanonood, no. Kahit ang kukulit ng video ko minsan, pinapanood niyo. All right. Nga pala kung magki-carry kayo, total allowed tayo mag-carry ng 50 rounds sa PTC. Dalit mo na 50, maximize niyo. During my younger years, naalala ko, kasi ang kine-carry ko na single stock na caliber 45. Dala ko lang dalawang extra mags. Butya, di meron lang akong 8 rounds plus 1 in the chamber, 9 plus 16. So ilan lang yun? 25 rounds? Wow. Kaya nga nung naisip ko na rin, magandang pang carry, mga high capacity. So na ma-maximize ko yung 50 rounds. Okay? Salamat ulit sa mga nanonood and paki-share baka magamit na iba yung sinabi ko ngayon. And take note ha. Ulitin ko. Paulit-ulit ako. I'm just an enthusiast. Hindi ako professional shooter. Hindi rin ako magaling na shooter. Nakita niyo mga video ko nakakatawa, di ba? Okay. Anyway, I'm doing this as a hobby. Tsaka yun nga, mahilig talaga ako sa baril ever since bata ako. I'm sure karamihan ng Pilipino lalaki, no? Mahilig sa baril, no? Siyempre, idol natin, sila yung PJ, sila Lito Lapid, tsaka yung mga iba pa, no, ng mga sumunod. So, nasa culture natin yan. At yung mga sinasabi ko, based sa sarili ko experience, at yung iba, based dun sa mga training na dadaanan ko, sinashare ko lang. Kung meron kayo nakita mali, okay lang, i-criticize nyo, sabihan nyo ako, PM nyo ako, message nyo ako, yung mali yung tinuro mo.
Okay. And sa akin, okay yun. Kasi, naniniwala ako, dapat hindi tayo tumitigil na matuto. So, para sa akin, learning yun pag kinarik nyo ako. So, papasalamat ako in advance. Alright? Thank you! Oh, ano na? Last price na. Sige, bye-bye.